Año los inab. Ang ingredients niyan ay kamatis, sibuyas, tsaka yung dahon ng grapes. Ang tawag dito ay rose inap. Ayan. So, ito na yun siya, guys. Ayan. Ang tawag dito ay rose inab. Ayan. Itong dahon, ano to siya? Yung dahon ng grapes. Ang tawag ng dahon ng grapes dito is inab. Sarap siya. Yung bigas niya is parang malagkit. Ang tawag naman dito ay silik. Masarap siya. Igigisa mo siya sa sibuyas, kamatis. And then yun, lalagyan ng mga ingredients na yung kumbaga mga baharat. Yung parang mga magic sarap ganyan. Yung asin at saka ang nagpasarap dito is yung ano, kaya ganitong kulay. Is meron siyang oyster sauce. Sarap siya. Ito yung dinner namin ngayon. Lalo na pag umaga to, masarap siya. Hindi ba? Rose inab. Nag-try lang ako nito isang beses magluto. Pinaulit-ulit na nila magluto. Lalo na alaga ako. Yung iba nitong mga Arabo magluto, ano, maasim. Sobrang asim. Kaya lang yung amo ko, ayaw nila ng asim. Gusto nila ng ano, may kunting asim, pero hindi yung maasim na maasim talaga. Ito lang mukbangin ko ngayon. Rock. Ito siguro yung ano sa kanila. Ito yung malagkit. Itong bigas na to ay karamihan ginagawa nila ng ano, silik. Para siyang ano, para siyang nilugaw. Thousand years later. Mga na ako kumain kasi wala sila. Mamaya pa yung dadating as 12.
Pinawag lang sa akin ng amo ko yan, magluto daw. Hindi ko trip kumain ngayon. May time na sobrang lakas kumain. May time na wala akong gana kumain, ganyan. Kasi dito guys, ano, marami kang makukutkot. Yung halimbawa, yung habang naglilinis ako, kukut na ano, mga biskuit-biskuit, mga choco-chocolate, ganyan. Kaya nawawala lahat. Pag kumakain ako ng mga choco-chocolate, ano naman yan, panainom ako ng tubig, may nabubusog ako. Pero sa Pinas talaga, sa amin, doon sa pag ano, mahilig talaga akong kumain. Talagang palakain ako. Kahit ano yan, pag minsan masumpungan ko, kape lang at saka kanin, lakas ako kumain yan. Kasi sanay kami sa ganyan eh. Dati sa probinsya. Walang ulam. Ano, yung alam nyo yung gata ng niyog. Tsaka, yun, gata ng niyog. Tsaka asin lang. Ipipiga doon sa kanin. Tsaka budburan mo lang ng asin. Tsaka kape. Yun na yun. Pag walang minsan talaga, kadalasan talaga yun ang ulam namin. Pero minsan naman, pag napupunta kami ng dagat, kasi malapit kami sa dagat, ano, pag hindi siya, wala siyang ano, yung maganda ang dagat, namumuha kami ng ulam. Pero pag walang ulam talaga, yan, pag walang maulam, asin, tsaka, ginagataan ng nyo, tsaka minsan kape asukal, tsaka yung toyo, at tsaka yung nantika, kung sasamahin. Yan, ulam na namin doon sa probinsya dati. So ngayon, kahit pa paano, nung umalis ako sa amin, ng ano, siyempre nagtatrabaho na ako, nakakain ako ng maayos. Yung mga ano, binabalikan ko pa rin yun. Minsan pagka-trip ko siyang kainin, talagang kinakain ko siya. Tsaka, i-share ko din sa mga anak ko. Yung ano, yung buhay probinsya, ganyan. Pero hindi ko naman totally i-share ko at ipaparanas ko ipapakain. At hindi naman. I-share ko lang kung gaano kahirap nung time na nung bata pa ako, ganyan. Tsaka pag may birthday dati, pag halimbawa birthday ko, ganyan, swerte na lang kung meron kang udong, ganyan. Kasi yung utong parang pansit na rin yun. Yung sasahogan ng ano, sardinas. Yun. Pag may kunting pera-pera, ano, ang hotcake. Tapos yung ano lang sa hotcake, asukal lang. Wala nang iba. Asukal lang at saka baking powder. Pag may ganyan ka na, ibig sabihin may handa na yung birthday mo. Ganyan ang buhay tuloy siya sa amin. Pero hindi naman lahat. Siyempre, nagkataon lang din sa amin na sobrang hirap namin nung sobrang hirap ng buhay.